Kamusta mga kabrayan? Ako? Ito, date na naman. Bali may usapan kami ng 4 a.m. Pero ngayon ay 4:05 na. Nandito pa rin ako sa may subdivision namin. Ganoon talaga yung mga ugali ng Pilipino. Kapag sinabing 4 a.m. ang usapan, 4 a.m. ka talaga aalis ng inyong bahay. So ayun, tinatawagan na ako ng mga kasama ko. Punta pa ako ng bayan bago kami pumunta ng Makati. So nag-aantay tayo ng tricycle ngayon. At dito sa aming barangay medyo mahirap sumakay. So ayan na yata, may tricycle na. Medyo madilim pa yung video ko kasi madaling araw ngayon. Kuya sa Jollibee. Nakasakay na ako pero hindi ko na kinausap yung mga kasama ko, baka mamaya magalit kasi late ako. So ayan, biyahe na tayo mga kaibigan. Ang pamasahe ngayon ay 201. Last time na nagpunta kami dun is 192. Lahat na lang nagmamahal, ikaw na lang ang hindi pa. Nakapagbayad ka sa konduktor ng pamasahe mo, midlip ka lang ng konti from San Pablo. Pagising mo, nandito na kayo ngayon sa S-Lex. Ganun kahaba yung tulog. Pagdating mo ng Alabang, ganito kahaba ang traffic ang sasalubong sa'yo. Buti pa yung traffic mahaba, pero yung pasensya mo, konting-konti na lang. Pero wala kang magagawa kundi magtiis. Buti na lang maaga kaming umalis. Kung hindi, baka kami ay maliit sa pupuntahan namin. Yung sa haba ng traffic, tulog pa rin yung mga kasama mo. So mag-unat-unat ka lang at harapin ang traffic. Oh, yun na, lalakad na. So sa kanan. Kapag sumigaw na yung conductor ng De La Rosa, may sabihin mabaka na lalakad na lang papuntang sa kaya. Tayo ko lang yung mga kasama ko. Ayan, yung mga kasama ko. From Marcia, from Lani, at from Love. Kasama mo. Maghahanap kami ng taxi para pumunta sa head office. Para na po kami, sasakay na kami ng taxi. Kuya pasakay, kasama ko dalawang matanda, isang maganda, tsaka isang pogi. Doon lang kung saan pwede ang pogi at maganda. We're here sa Makati head office. Yan yung mga kasama ko muna na mga ko nagbayad. Nung bago ako dito sa Makati, manghang-mangha ako sa taas at tayog ng mga building. Pero ngayong paulit-ulit ka nang nandito, medyo sanay ka na. Pero minsan pag nakakita ka ng magandang building, hindi mo pa rin maiwasan tuloy nila. So ito na tayo, papasok tayo sa building na. Medyo napaaga kami. Wala pa namang gagawin. Kapag-ikot-ikot mo na. Para makakita ng mga tao. Mga tao, makikita mo na mga taga dito talaga sila. Libre silang maglakad kumpara sa mga taga-probinsya na nababagal ang maglakad. Karamihan ng mga nandito yung mga foreigner galing din sa mga Korea pero dito nagtatrabaho sa Pilipinas. Imagine
yung mga foreigner yung katrabaho dito, pero mga Pilipino gusto na sumunta sa ibang bansa. Ayan yung kainan dito sa Makati, yung Jollibee. Jollibee version, pero nasa jeep. So ngayon ay 7:35 ng umaga. Hindi pa ganun ka-busy dito. Wala pa akong makita ng kakaiba maliban sa dami ng tao. Yan si ate, nagmamadali. Halatang dito siya nagtatrabaho sa Makati. Pero pagkat yung nakita mo sa probinsya, yung tao nagmamadaling maglakad, isa lang ibig sabihin nun, baka natatai yun. Sa pinaka-busing street dito sa Makati. Kung mapapansin nyo, sobrang dami talaga ng naglalakad ngayong umaga. Mga nagtatrabaho dito. So, tingnan mo sila. Mas pinili nilang magtrabaho dito sa Makati kesa sa probinsya nila. Dahil nga sa laki ng rate dito, mas pinili nila dito. Kasi sa amin, gaya nga sa amin, sa Candelaria, mayroon kaming 378 per day. Yun ang minimum rate sa amin. Dito siguro sa Makati, mga around 500 to 700. Kaya mas pinipili nila dito. Pero kung iisipin mo din naman, cost of living dito ay ganun din kalaki. So, parang magka-parehas lang yung matitira sa probinsya dito. So, yung bahay dito, yung pagkain, at saka yung gimmick. Sobrang laki ng magagastos, no? Kaya parehas lang din. Kaya mas masarap pa rin para sa akin na magtrabaho sa probinsya, sa sariling bahay ko. Hindi ka mangungupahan. Hindi ka makikisama sa ibang hindi mo naman gusto. Balik na muna ako sa head office. Nung magsimula ng aming seminar, meron kaming Zumba. So makikita nyo akong sumayaw. Sama ko nga pala si Ma'am Marcia. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipakilala sa inyo ang nag-iisa at pinaka-wapo sa seminar na ito, si Ka-Brian. Sa pinaka-masarap ng parte ng buhay na nagsiseminar ay ang... Kain. Tapos na aming seminar din. Meron na lang kaming photo op. Uwi na. Thank you.
tapos na yung seminar namin, day 1. So, maaga naman kami natapos, 4:30. Uwi muna ako ng Candelaria, Quezon. From Makati to Candelaria, Quezon. So, probably makarating ako ng amin na 10 p.m. Okay, let's go! Makaabot ng 5 p.m. sa bus stop kundi abutin tayo ng rush hour. Ibang-iba ang buhay dito sa Makati. Kumaga sa atin, sakay ka lang ng motor, nasa bahay ka na. Dito, lakad ka ng balayo para makarating. Punta ako pa nung unang punta ko dito sa Makati na nagsiseminar din ako. Hindi ko alam kung saan ang sakayan pauwi sa amin, pero paulit-ulit mong pagpunta dito sa Makati, natutunan mo na kung paano umuwi. So pagod ka na, tingal ka na, pero malapit na ako sa sakayan. Nakauwi na ako. Kaya kasya pa? Tapos ng jeep, punta tayo sa bus terminal. So, malapit na ulit. Lakad lang siguro mga 100 meters. Then, sakay na tayo sa bus. Palang dito sa Maynila, sobrang hirap na. Hindi ka guys sa atin sa probinsya. Medyo mas madali. Kasi doon, 4 na lane. Dito, medyo mga 8 yata. Ayan. Ipagpatintero ka sa mga sasakyan na mabibilis. Mga kabrayan, tatanaw ko na yung bus. Pauwi sa amin. Malapit na ako. Mga ilang hakbang na lang. Ako po at makakatulog na ulit ako. Hey! Handa, tulog. Good morning. Ayan mga kabrayan, kung mapapansin nyo simula nung unang video ko, madilim nung umalis ako at umuwi ako ng madilim. Ngayon po ay 8:45 na ng gabi. Ngayon pa lang po ako nakarating. Yun, mahaba yung oras, almost 4 hours na din, pero ang mahalaga, nandito ka na at makakahiga ka na sa sarili mong kama. Hindi nyo na ako nakikita dahil sobrang dilim na. Ayan, pero mamaya makikita nyo na din ako. Nahagas na, matigil ko, malapit na ako at 5, 4, 3, 2, 1, papasok na. Yes!